Hi, I'm Daddy Heinz. Hi, I'm Mommy Debbie. Hi, I'm Yuko. I know. Hi guys! Ayan, dito pa kami sa bahay. Alas 12 na. Umorder na lang kami ng lechong baka. And sobrang sarap na suka na bigay ni Mami Jen sa kanyang rice. Ito, sobrang sarap nito. Dati, binigyan niya na kami nito. But naghati kami ni Mama. Tapos, ayun, nagustuhan ko rin. Kahit hindi ako pala pork or what. Minsan parang nagkakrave ako ng pork para dito. Anything na pwedeng with suka. Ang sarap talaga yan guys. Sobrang the best yan. So wait lang, pinapakain ko lang din si Hugo kasi kila Mama laging busy si Mama. Okay. Wait. Laging busy kasi si Mama. So sabi ko pakainin muna namin. What? I thought I'm sleeping. Okay, wait lang guys. Halika na lang. Ito lang mahirap guys kapag nakakap ka. At kailangan ng facial. Dito kami ngayon sa SM Salon. Oo nga, pero nakakaduling kapag. Pero yun, tiis-tiis lang. Yeah, ito yung ganap sa SM South Mall. Wait. May mga sarado pa ring stores. Naka ano naman. Ito, guys. Ha? May buy one, take one nga sila. Ah, colorful na. Yoko classic pa rin ako. Yoko na nang masyadong loud. Guys, yung food court dito sarado. Halos lahat sarado. Ayun, sa taas pa lang. Ayan, konti lang din tao. Mag-attendance muna si Daddy. Ayan, quick grocery muna kami ni Daddy. Para may pang-ulam kami for this week lang naman. May suka tayo, diba? Oh, aha! Kamay, diba? Oh my God! Wala naman pinipiling boto yan eh. Ikaw, ilang gusto mo? May kasama akong bata sa bahay. Lagi mo na. May ano, may kasama tayong bata. Ano pa isa? Gaya ba? Ano, mukhang masarap din. Masarap din yan pag malamig. Yan sa ilalim. San ba iba? Ba't parang open na to? Eh, bakit big? Gusto ko Zesto. Eh, yeah, Zesto yan. Yeah. Zesto big. Eh, ito. Kuha ka niyan, Dad. Guyabano or orange? Ito na lang biling ko sa kanya, oh, ito. Ito kasi mas nakokontrol, no? Para hindi, oh. Tsaka ito lumalambot yan pag sa bahay. Mas makakamura lang tayo dun, pero kasi mas control kapag ganito. Kasi alam mo naman pag bata, mahirap na magkasakit. Yan, tsaka isang ganyan, tsaka isang ganon. Double stuff. May commission for him eh. Oh, ito na lang. Sige. Okay na. Oo nga sa bagay. Ano yan? Ito, oh, masarap to saan. Asan ba yung tuyo dyan? Ako lang, gusto ko yan. Asan ba yung tuyo dyan? Oh. Ha? Kita yan? Ano kayang masarap na brand? Sabi ni Daddy, patry daw namin si Hugo ng ano, ng sardines. Ayan, tas bumili rin ako nito kasi masarap kaming suka. Then kasi ano, hot chili siya, siya ready kay Hugo eh. Ay grabe, ang tagal namin doon sa mall. At ano yung ano ko dito? Grabe, wait na. Ang tagal namin sa mall guys dahil maraming ganap. Ayun na. Medyo tabi lang guys ha. At bumili lang kami ng quick grocery lang din. Alcohol dala. Happy ako kasi si Hugo gustong gusto niya ng donut. Nakakita ako ng sprinkles. And nakapag-grocery ka na naman ang kasama ako. Nakapag-grocery ako. Wala muna kaming anything na pork or chicken ngayon. And meron ngayon akong bagong pod. Ano yung alas, ang ano yata yung ano niya. Dadyo. Ito yung sayo. Inamin ko na to. Bunggo nga, munggo. Yung munggo. Yung maliwan, straight. Ano, try ko ako yun. Oo. Pero sarap naman siya. Grabe, alam niyo, na-realize namin ngayong ano sa mall. Hindi, pupunta ka na lang talaga kapag sobrang may kailangan. Hindi rin katulad before na pag wala kang magawa.
kahit sakto may pera or wala, sakto na yung pera mo. Sumulang mag-mall, marami kang makikita pupuntahan. Pero ngayon talagang totally ang laki ng changes talaga. Alam niyo 'yon. So, pero better na safe na rin, 'di ba? Mag-ingat na lang din talaga. Kami sa Zago. Sinsarado yung food court, makikinain na namin ngayon yung mga dating binalik lang namin dati naming addiction. Yung mga estudyante kami, ang nawala lang talaga dito is rice in a box na daddy na. Kaya diba dati yung estudyante tayo, di tayo makabalik dito kalaki? Lagi yung baby Z. Baby Z lang, baby Z. Kung alam niyo yung baby Z guys ha. Kasi syempre limited lang pera natin. And so, makainom lang tayo, makapag-date, di ba? Baby Z. Baby Z. Ngayon na, kapag pinakamalaki na, di ba? Thank God for the blessing. Ibig sabihin, nag-level up ka, di ba? You have to be proud of yourself, di ba? Saka, nag-gusto ko i-share sa inyo sabi ni Daddy na ngayong pandemic ay ngayong panahon na to. Hot sauce. Okay na. Na, ang sayo mo kayo na na-realize mo na parang naging toxic lalo yung mundo nung nagkaroon ng mga social media, no? Yeah, doon nag-start. Kasi daw, before, di ba? Sa Friendster kasi, hindi naman katulad maski ng... Maski wala pa yung Friendster. Kasi yeah. Friendster, start na rin ng validation yun eh. Bakit ka mo? Di ba, nung may Friendster ka, sasabihin mo yung tropa mo, uy, i-testing mo naman ako. Bakit naman papatesti? E din, ipapavalidate ka, di ba? Gusto mo ng assurance, di ba? So, nung wala naman lahat yun, di ba? I mean, less toxic and all that. Ganda daw kasi, napansin din yan na nag-realize na kanina na ano nangyayari sa mundo kasi ayong pandemic, kasi hindi ko makalabas. Sabi ko nga sa inyo, dalawang bagay lang yan. It's either naging worse ka as a human being na mas naging negative ka or maraming lesson na tinake mo as opportunity yon para mabago at ma-improve yung sarili mo. So, sabi ni Daddy ngayon, ang daming ganap sa mundo, ang daming toxic, di ba? Hindi mo kami nagpapaka-perfect guys, but alam niyo yun guys na sinabi niya na ngayon daw kasi since may mga Facebook na ganyan, yung mga tao nagpo-post na ng mga kung anong life nila, etc. na pinaggagawa, tapos yung mga iba parang na, tawag ito, ano ba yung sabi ko sa'yo kanina, yung mga tao parang feeling na nape-pressure na sila sa mundo kasi nakakita sila ng something na minsan parang sa age natin may nakikita tayo na much better, mas successful, parang feeling natin na naiiwan tayo, na pag-iiwanan kasi nga ngayon mas vocal at mas na-share ng mga tao yung mga buhay nila, unlike before wala namang social media, wala namang update, so nasa tao na lang din talaga yun kung isa-set mo yung mind mo maging positive or maging or negative sa yun. Kaya ngayon parang ang dami ng mga alam niyo yun, mga ang daming tsaka yung iba feeling entitled na rin kapag may nakita into some may something na nangyaring hindi maganda, feeling lang entitled sila magbigay ng opinion nila, magbigay na ng opinion kahit na sa government, sa lahat, 'di ba? Tsaka ano? Sa mga nangyari ngayon ganito, pandemic, tas social media, sabi ko mula nang na-open up, mula nang nag-friendster and up to now, lalo ngayon, mas nag-worse for me, ha? Kasi, ano, majority talaga, ginagamit siya in a negative way. There are some na positive, yes, some are sharing the word of God through social media, that's good, okay? Pero, yung mga iba na ginagamit na lang sa, alam mo, sa negativity, gagawa ng account and all that, para mambash ng tao and all. Kaya, at the same time, dumadami yung mga sad boy ngayon. Oo, yun na yun. Yung mga weak men, kung tawagin, yung mga weakling, di ba? Konting kibot, yung pa sad boy effect sa ano. Akala nila. Kaya ang daming weak men ngayon sa society eh. Dahil sa mga ganyan eh. Alam mo, nawala yung tunay na lalaki, nawala yung sense of accountability, responsibility. Nakaka-pressure tuloy, nakaka-challenge magpalaki ng bata ngayon kasi very open lahat, social media, etc. So sabi ko ngayon, talagang as much as possible, talagang gagawin namin sa Yugo. Isa talaga sa amin na magtututok sa kanya and i-check talaga siya palagi and i-explain everything lahat sa kanya and lagi namin ipapa-remind sa kanya ang 10 commandments. Sabi nga ni Daddy, kailangan natin alam natin kay Hugo, ipamemorize sa atin yan and i-explain kung ano yung mga ganyan 10 commandments na yan kasi diyan ma-fulfill ni Hugo na secured siya and kahit anong mangyayari hindi siya agad masashaken ng mundo. Alam niyo, sa pagpapalaki na lang din talaga ng magulang yan, sa pag-guide. Although, kids syempre, these days, they need to have foundation. They need to have principles. They need the principles set right, di ba? Regardless kung ano man mangyari in the future,
at least may foundation kang in-instill, di ba? Train up a child in a way he should go, so when he is old, he will not depart from it. That's, also, and as that's a parent, you, or as a parents, guys, tayo ang responsible for that, di ba? So, never talaga dapat mawala ng focus. Ang priority talaga tayo, pag may man sa pamilya na tayo, is anak and asawa talaga. Yun lang naman. Wala, na-share ko lang, guys. For sure, kapag napanood nyo to, may purpose kung bakit nyo kami napanood, guys. Gusto lang din namin i-share, hindi lang din para sa amin to, kundi para sa inyo. Ayan, kain mo na kami, guys, dahil yung sago ko, parang, na siya. Ayoko na ng ganito, yung parang tubig-tubig na. Gumawa si mama ng, ano, hinangin eh, ng mozzarella na liligyan ng pizza. Cheese na liligyan ng, naawa pa, nilagyan pa ng dough eh. Puro cheese eh. Yung apo mo namimigay ng sito doon. Sabi nga, oo, binigyan kami oh. Binigyan kami. As in. Namimigay ng juice. Bulong-bulong kasi ng juice yung RF ni mama. Tapos binigbigyan kami ni daddy yan ng sito. Lamig. Gabi sa pizza ni mama.